Magandang gabi, ito ang Your TV News. Bilang na mga tinamaan ng sikit na COVID-19 at mga gumaling sa bansa, alamin sa COVID updates ni Warren De Guzman. Ayon sa datos na inilabas ng Department of Health, mahigit 3,200 na bagong kaso ng COVID-19 ang naitala ng Department of Health ngayong Miyerkules. Sa ngayon, mahigit 50,000 na ang mga aktibong kaso, habang mahigit 2,700,000 naman ang mga tinamaan na ng virus sa bansa. Mahigit 6,900 naman ang mga bagong gumaling. Sa kabuuan, mahigit 2,600,000 na ang total recoveries ng sakit. 271 naman ang nadagdag sa mga nasawi, kaya tumakit na sa mahigit 40,000 ang death toll ng COVID-19 sa bansa. Ayon sa DOH, mayroong isang laboratorio pa ang hindi nakapagsumite ng datos sa nakaraang 14 na araw. Para sa Euro TV News, ako si Warren De Guzman, sumasaludo sa bawat Pilipino. Nais ni Presidential Aspirant at Senator Manny Pacquiao na dapat magsagawa ng investigasyon sa Dolomite Beach Project ng Department of Environment and Natural Resources or DENR sa Manila Bay. Dahil anya may mga nawawalang makina na dapat i-install sa Artificial Beach Project. Batay din kay DENR Undersecretary Jonas Leones na malugod na tinanggap ng departamento ang iminungkahing proof ni Pacquiao. Ipinunto rin ni Leones na kasama sa proyekto ang mga dredging activities, pagbubuhos ng buhangin at paglalagay ng engineering intervention. Tatanungin rin naman ng DENR si Pacquiao kung anong makina ang tinutukoy nito upang matugunan ang hiling nito. Naghahanda na ng kanilang hakbang ang social media platform na Facebook upang matiyak na hindi ito maaabuso sa oras ng halalan sa May 2022. Ang Facebook at iba pang mga social media platform ay naiulat na ginamit upang maikalat ang maling impormasyon. Noong Marso, tinanggal ng Facebook ang 1.3 billion face account sa pagitan ng buwan ng Oktubre at Disyembre. Noong nakaraang taon at meron nitong mahigit 35,000 na katao rin ang nagtatrabaho rito na nagpapakalat ng maling impormasyon sa platform nito. Bilang bahagi naman, sinabi ng Facebook Philippine Communication Manager na si Michelle Frojas na ang halalan sa Pilipinas ay isa sa mataas na prioridad. Sa iba pang balita, Pangulong Rodrigo Duterte hinihikayat ng Partidong Demokratiko Lakas ng Bayan na tumakbo bilang senador sa darating na eleksyon 2022. Sa detalye ng balitang yan, si Vanessa Cleopa. Kinumpirma ni Energy Secretary Alfonso Cusi, presidente ng Partido Demokratiko Lakas ng Bayan o PDP Laban, na may pag-uusap na sila ng kanyang mga kapartido na kumbinsihin si Pangulong Rodrigo Duterte na tumakbo sa pagkasenador sa 2022 election. Ayon kay Cusi, sakaling tumakbo sa pagkasenador ang Pangulo, ay maaari siyang maging campaign manager ni na Senator Ronald Bato de la Rosa at Christopher Bongo na tatakbo bilang presidente at vice-presidente. Dagdag pa ng presidente ng PDP Laban na kung buo na ang loob ng Pangulo na hindi tumakbo sa pagka-vice-presidente upang tindigan ang kanyang desisyon, ay tumakbo na lamang ito bilang senador kung saan makakapagbigay pa rin ito ng pagbabago sa Senado na makakabuti pa rin sa bansa. Naniniwala rin si Cusi na maitutulak pa ni Duterte ang mga reforma at legislatura ng PDP Laban sa Senado at mapapalakas pa nito ang De La Rosa Go tandem dahil sa mataas nitong approval rating. Matatandaang si Pangulong Rodrigo Duterte ang orihinal na ipinakilala ng PDP Laban bilang kanilang pambato bilang vice-presidente ng partido na kalaunay binawi at pinalitan ni Senator Bongo na nangakong itutuloy ang laban ng Administrasyong Duterte kontra katiwalian, korupsyon, kriminalidad, laban sa droga, gayon din ang Build Project na kanila nang nasimulan. Para sa Euro TV News, Vanessa Cleofas, sumasaludo sa bawat Pilipino. Bakuna na na-administer ng national government na 100 milyon na naitala na katakdang magsimula para sa vaccination rollout sa Pilipinas. Ihahatid ni Alvin Pelubelo. Aabot na sa 100 million mark ang mga bakuna na administer ng pamahalaan mula na magsimula ang vaccination rollout sa Pilipinas. Ayon sa National Task Force Against COVID-19, mayroon pang 26.3 million doses na mga bakunang kabilang na sa inventory lists ng gobyerno na darating sa bansa sa huling linggo ng Oktubre. As of October 25, mayigit 97.6 million na ang mga bakunang dumating sa bansa.
halos 78 milyon naman ang naipamahagi na sa mga lokal na pamahalaan. Sa weekly public address ni Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi ni NTF Chief, Implementer at Vaccine Czar Calito Galvez Jr., kailangan na lang ng 2.3 million upang maabot ang 100 million mark ng mga bakuna kontra COVID-19. Sabi pa ni Galvez, inaasahan rin ni Galvez na magkakaroon ng increase sa mga bakunang donasyon ng ilang bansa kabilang ng Estados Unidos, China, Japan at Germany. Batay naman sa datos ng National COVID-19 Vaccination Dashboard, mayigit 56 milyon na ang natuturukan ng mga bakuna kontra COVID-19. Mayigit 30 milyon na mayroon ng unang dose habang halos 26 milyon naman ang mga fully vaccinated na. Umabot na rin sa halos 13,000 ang mga bakunang naituturok sa mga may edad 12 gulang hanggang 17 taong gulang. Para sa UTV News, Alvin Pelabello, sumasaludo sa bawat Pilipino. 120 mga eskwelahan sa bansa target ng DepEd na makasali sa pilot run ng face-to-face classes. Ang buong detalye ng balita ihahatid ni Louis Isidro. Tinatarget ng Department of Education na 100 public schools at 20 private schools ang makalahok sa pagbabalik ng face-to-face classes sa Nobyembre. Nitong Martes, sinabi ng DepEd na mayroon na silang napiling 90 public schools na nakaayon sa rekomendasyon ng Department of Health. Habang 20 paaralan naman na manggagaling sa mga private school ang pinipili pa rin. Ayon kay Attorney Roan Orebia, abogado ng DepEd, sisiguraduhin nilang mapapanatili ang social distancing, gayon din ang iba pang safety and health protocols ng mga mag-aaral. Pinaliwanag din nito na ang pagsunod sa health protocols pa rin ang prioridad kahit napayagan ang pakikisalamuha sa isa't isa. Una na rito ang mahigpit na pagpapatupad ng physical distancing at pagsunod sa itinakdang class hours kada araw. Para sa EuroTV News, Louis Isidro, sumasaludo sa bawat Pilipino. Ilang kalye sa isang barangay sa Davao City lubog pa rin ng dahil sa baha. Sa detalye ng balita, si Giselle Camacho. Lumikas ang 550 pamilya na naapektuhan ng baha sa Davao City dahil sa malakas na pag-ulan nitong nakaraang Lunes, kung saan ang ilang kalye sa nasabing lugar ay lubog pa rin sa pagbaha. Sa pahayag ng Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO, mahigit kumulang 250 bahay sa La Berna Hills Subdivision sa Barangay Kabantian ay apektado at hanggang dibdib pa rin ang baha. 600 na pamilya dito ay lumikas na at sa kasalukuyang nasa Barangay Matina Crossing Gym, ayon kay Alfredo Baluran, head ng CDRRMO, maagang naglabas ng anunsyo tungkol sa evacuation sa lugar. Ngunit marami rin insidente nang nagpaiwan at hindi sumunod, samantala sa Adinilo Cabiles, chief ng Barangay Gabantian, ang ibang residente na nakabalik na sa kanilang tirahan ay humihiling ng pagkain, ekstrang damit at gamot laban sa leptospirosis. Muling nagbigay ng paalala si Baloran na maging mas maingat lalo pa at mararanasan ang La Niña hanggang sa mga unang. Muling nagbigay ng paalala si Baloran na maging mas maingat lalo pa at mararanasan ang La Niña hanggang sa mga unang buwan ng 2022. Para sa EuroTV News, Giselle Camacho, sumasaludo sa bawat Pilipino. Abangkita ng mga tindera ng Bulaklak at Ngandila problemado dahil sa mahinang kita. Sa balitang yan, si Mary Tulo. Umaaray ang mga tindera ng Bulaklak at Kandila dito sa bungad ng Manila North Cemetery nang dahil sa pagiging matumal-umano ng kanilang benta dahil sa mababang dagsa ng mga mamimili. Ilang araw bago ang undas, presyo ng mga bulaklak nagtaas na. Mga 3 days siguro, 3 days hanggang ngayon, mahal na yung bulaklak. Yung dating 100 naging 270, 280, may 300 pa. Lalo ang rosas ang mahal. Depende pa ito sa ayos at laki ng bulaklak. Wala namang naging masyadong paggalaw ang presyo ng kandila dahil ayon umano sa mga tindera, wala masyadong gawa ang mga supplier dahil sa mababang demand ng mga mamimili. Ayon pa sa kanila, matindi ang naidulot sa kanila ng pandemya na kung saan ilan sa kanila hindi pa rin sanay at tinatantya pa rin kung paano didiskartehan upang makabenta. Eh ngayon talagang nangangapapa kami sa dilim, hanggang bukas na lang kami magtitinda eh. Ilang araw bago magsara ang mga sementeryo, karamihan sa kanila ay hindi alam kung paano mababawi ang puhunan dahil sa mababang dagsa ng mga mamimili. Lalo na sa bagong patakaran ng pamahalaan na kung saan mula October 29 hanggang November 2, 2021, isasara ang mga sementeryo. Si Esther, matagal nang mamimili ng bulaklak
Ayon sa kanya, wala namang pinagkaiba ang presyo ng bulaklak at kandila, may pandemya man o wala. Hindi naman. Parang parehas din eh. Nung unang mga dati-dati pa, ganun din. Pwedeng 300, 100, ganun din. Subalit, ayon naman sa kanya, nang dahil din sa pandemya ay nabana ang kanilang gawi sa pagdalaw sa kanilang mga yumaong kamag-anak. Pag dumadalaw kami, tradisyon na namin yung magdalaw. Ano, dati nga may dala kaming pagkain, eh ngayon baka bawal eh. Ganito na lang. Mula rito sa Manila North Cemetery, para sa EuroTV News, Mary Tulod Sumasaludo sa bawat Pilipino. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang EuroTV News on Facebook at YouTube. Ako si Catherine Nandicho, sumasaludo sa bawat Pilipino.